One, two, three, come on! Hello, hello po! Kamusta na po kayong lahat? Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon upang makapag-share po ulit ako sa inyo. Ang pagpapala po at ang kapayapaan ng Panginoon ang sumaatin. Ano nga po ba ang ginagawa ng mga mahihirap na tao at ng mga successful na tao? I-assess po natin ang ating mga sarili kung saan side po tayo. Baka naman po tayo ay ang ating pong habit ay makakasama na po sa atin. Ang ating pong future ay will be determined by the choices we made today, not tomorrow. By the way, ako nga po pala si Amor Quintos, isa po akong OFW dito sa Hong Kong. Nice po ng aking puso na mag-share ng mga ideas kung paano po tayo makakaahon sa ating mga kahirapan. Pero ang ideas po ay hindi sapat. Kailangan po na ito ng action po natin. Upang makakaahon po tayo sa ating kahirapan, kailangan po natin gawin. Hindi lang po tayo manunood ng aking mga sinasabi. Simulan na po natin. Ano nga po ba ang ginagawa ng mga mahihirap na tao sa kanilang free time? Yung pag-awas po nila sa kanilang trabaho, ano ang kanilang ginagawa? Una po, ang mga mahihirap na tao po ay nanonood ng TV. Samantalang ang mga may successful po na tao ay nagbabasa po ng mga libro at ang mga educational book upang madagdagan pa po ang kanilang mga kaalaman. Ang ikalawa po, ang mga mahihirap na tao po ay get paid based on time. Ibig sabihin, nagtatrabaho po sila ng 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6, 8 to 5. Kung ano man pong time frame ang inyong work schedule, yun po, binabayaran po sila based on time. Samantalang ang mga successful pong tao ay binabayaran based on results. Halimbawa po, meron po silang negosyo, patents, music royalty. Kung sila po ay inventor, syempre yung magagawa po nila, mapuproduce nila ay yun po ang babayaran sa kanila. Ang mga mahihirap pong tao, isang pangatlo po ay focus on savings or minsan po spend all hanggang wala na pong natira sa kanilang mga sahod. Samantalang ang mga successful pong tao ay nakafocus po sila sa investing. Nagtatabi po sila ng parte ng kanilang kita at upang ang kita na yun ay magtrabaho po para sa kanila. Investing po ang tawag doon. Ang mga mahihirap pong tao, iniisip po nila na alam na nila lahat. Samantalang ang mga successful na tao ay they have habit of continuous learning. Ayan, nag-aaral po sila, patuloy po silang nagbabasa ng mga libro upang meron po silang matutunan. Ang mga mahihirap pong tao sa ikalima ay naniniwala na ang pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang pera naman po per se, hindi naman po yun masama. Ang totoo, ang salapi po ay sumasagot po sa ating mga pangangailangan. Ay yung pong masama ay yung pag-ibig na sa salapi. Yung greedy ka na, yung wala ka ng pakialam, basta gusto mo lang yung pera, pera lang talaga. Ayon nga po sa unang Timoteo, sa SG, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Samantalang ang mga successful pong tao ay naniniwala po sila na ang poverty is the root of all evil. Yung kahirapan po ay ang ugat ng kasamaan kasi nga po, kung wala na nga pong pera ang isang tao at naiisip niya pong magnakaw o pumatay para po siya ay magkapera, nagiging ugat po yun ng kasamaan. Ayun po ang paniniwala ng mga successful na tao. Ang mga mahihirap pong tao ay merong lottery mentality. Ibig sabihin, tataya na lang tayo sa loto at baka tumama tayo dyan. Samantalang, ang mga successful pong tao ay merong action mentality. Ayan. Hindi po nila inaasa sa swerte ang kanilang kapalaran. Meron po silang ginagawa. Ang mga mahihirap pong tao ay nag-aantay po ng perfect moment bago po sila magsimula. Dapat alam muna nila lahat ang mga gagawin. Hanggang sa hindi na po sila nakakapagsimula. Samantalang ang mga successful pong tao ay they get started.
They are a man of action, a doer. They have a ready fire aim attitude. Ayan. Ang mga mahihirap pong tao ay still preparing hanggang hindi na po sila nakapagsimula. Samantalang ang mga successful pong tao ay nakakakita po ng mga opportunity. Success is not an accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifices, and love what you are doing. Success is I'm gonna make it happen. Ayan. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo at meron po kayong nalaman sa akin pong kalitan. Palitan na po natin ang ating mga habit ng mga successful na tao para maging successful din po tayo, di ba po? At hanggang dito na lamang po. Until next time po, God willing, bye-bye po! 1, 2, 3!